Hey guys, ito ay Mi 5 Pad. So game taste ay ano? So ito ay from Xiaomi. Game test natin sa Genshin Impact. Quick lang ito, quick review. Ito yung graphics niya. Warlock ng tanan lahat. So ito yung so, ay, wait, sorry. Try natin mag-fight ng camp sa camp. Kung na-frame drops ba? Oh, sobrang smooth guys. Ito yung ano. Change character. Grabis. Sobrang smooth. Pero para lang to sa mga may pera. Kasi pricey din. Pero ganda. Quality ng tab. Hindi ka magsisisi. Unlike nung sa Realme Pad nila na phone drops nyo. Kasi yung processor nila is recycled from budget phones, which is not recommended sa 2023 kasi yung sa 2023 is nuna optimized na yung games tsaka wala nang hindi na sapat yung mga budget device na processor. Dapat kasi yung 2023 naka ano ka na 6GB pataas kasi yung mga games natin ngayon is nag-consume siya ng maraming RAM. Yung FPS niya is wait. Ito yung FPS niya is 60 stable. Ito guys, ultra lahat. 5 minutes lang to guys, 5 minutes kasi may klase pa kami. Swipe like it. Hindi malag yung ano, device. Yung ping lang talaga dito is nakadita lang kasi. O nga pala, salamat kay Glenn sa pag-pairan sa device niya pang content para may pakita ko siya. Ganda o, grabe yung sasamage. Major ba po is Junjun? So, perfect. Then guys, stable pa rin yun. So, try natin sa performance. Okay, good. So, adjust the graphics. Right, the saturation. Yan. So, smooth pa din. 60 FPS pa din. 61 pataas. So far maganda yung device. Sulit at recommended ko sa may pambili. Itong device ito is mid-range tablet na tinito budget. Unlike sa Realme na budget lang yung processor at naka AMOLED na ito. Hindi ko sure pero sobrang ganda ng quality niya. Malaki. Yung specs niya lagay ko na lang sa description. 5 minutes lang to guys. Later na lang pumunta para dili sila mo skip ba. Okay, okay, una skip. No big deal eh. Thanks.
naka GPU CPU Octa-Core Max 2.96 GHz. Yan. Saka ito yung 5.6 na pala ko.